Bukas ang Commission on Elections sa mungkahi ng MMDA na palawigin ang liquor ban para sa eleksyon, pero masyado raw mahaba ang hinihinging 45 araw ng ahensya. Balita nga din ni Jamsi Sante. Sa mga nakaraang eleksyon, ipinagbabawal ang pagbenta at pag-inom ng alkohol sa bisperas pa lang ng botohan. Pero kung masusunod ang mungkahi ng MMDA, magpapatupad na ng liquor ban 45 araw pa lang bago ang election day sa May 13. Sa ibang lugar kasi sa Pilipinas, ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, mismong mga kandidato pa raw ang nagpapainom sa mga taga-suporta. Lasing yung kandidato, lasing yung followers, lasing yung supporters. Yung proposal ko kasi dual purpose. One is to prevent road accidents. Okay? Number two is to prevent election violence related cases. Bagamat bukas sa pagpapalawig ng liquor ban, masyado raw mahaba ang hinihinging ban period ng MMDA ayon sa COMELEC. Pag-aaralan din daw ng komisyon kung may kapangyarihan ba silang palawigin ng liquor ban. 45 days is the start of the campaign period for the local. Masyado malayo naman. At ang kalaban natin dyan, hindi yung mga kwan, ang kalaban natin dyan yung mga nagtitinda. Magre-reklamo yan. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 9582, maaaring makulong ng 1 taon hanggang 6 na taon ang lalabag sa liquor ban na magsisimula sa May 12 hanggang May 13 ngayong taon. Maaari din itong magresulta sa disqualification ng isang nanalong kandidato, gayon din ang pagkawala ng karapatang bumoto. Hindi naman sakop ng pinaiiral na 2 araw na liquor ban ang mga hotel at iba pang establishmentong na certified ng Department of Tourism bilang tourist-oriented, gayon din ang mga dayuhang turistang umiinom ng alak sa loob ng mga exempted establishment. Jamsi Sante, GMA News.